Para hindi na mangapa ang otoridad sa isyu ng lockdown, nagain ng panukala si Senator Francis Tolentino para mapalawig ang kapangyarihan ng Department of Health. Meron kasi tayong existing na batas na nahalungkat ko na inauthorize yung Bureau of Quarantine na pigilan dumating galing ng ibang bansa, yung mga sakay ng aeroplano, sakay ng barko, pag merong pangamba sa kalusugan. So nag-file ako kahapon ng amendments para doon sa batas na yun, yung Senate Bill 1408, hindi ako nagkakamali sa number, para i-expand yung kapangyarihan ng Department of Health sa pakikipagtulungan sa DILG para hindi yung lockdown definition, yung quarantine, hindi na lang para doon sa nanggagaling sa ibang bansa, kung hindi doon sa nagka-travel from LGU to LGU kahit sa Pilipinas. Sa panukala, paliwanag ni Tolentino, mas magiging malinaw ang batas at ang pagbabatayan ng lockdown ay ang bilang ng mga may sakit sa isang lugar. Merong threshold na pag-decide ang Department of Health if merong advisory coming from the World Health Organization. Kung ito ba epidemic na or pandemic. So ngayon, maliwanag na, hindi gaya ngayon na nangangapa tayo kung saan yun. Meron palang existing law eh. So in-amend ko lang ang existing law, in-expand yung kapangyarihan ng Department of Health sa pakikipagtulungan sa DILG kung paano yung lockdown procedure. Inihalimbawa ng senador na kung aabot na sa 500 ang may sakit sa isang komunidad, maaari na ipagbawal ang pagpasok at paglabas ng mga residente para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Nakasaad din anya sa kanyang panukala na maging mga pribadong ospital ay maaari nang maitalaga ng DOH na containment area. Ayon pa sa senador, kaya niya isinama ang DILG dahil ang lokal na pamahalaan na ang didiskarte para naman maayudahan ang mga nasa loob ng lockdown area. Kaya kasama yung DILG, kasama yung mga NGOs, kasi sila na yung magdedetermine kung paano yung logistics nito, yung pagpasok ng pagkain sa palengke, paglabas ng basura, yung mga ganun. I-checkpoint na yun. I-checkpoint na yun, yung entry point at exit point, ingress and egress. Sir, sa IRR na yun. Kaya't sa sitwasyon ngayon, hindi pa kailangan na i-lockdown ang Metro Manila, diin ni Tolentino. I'm not recommending that eh. I'm not recommending that. Kahapon ko pa sinasabi na hindi pa natin nararating yung ganung level ng contamination to warrant the lockdown of the entire Metro Manila, which I believe will be detrimental to the economy of the Philippines. Binalikan pa ni Tolentino ang naging epekto ng huling pag-aalboroto ng Bulkan Taal na nagresulta sa pagsasara ng mga pangunahing infrastruktura at negosyo, kaya't anya, kung isasara ang capital region ng bansa, ay tiyak mas matindi ang mangyayari. John Escocio, Radyo Inquirer, 9:20. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.